Morning po sa lahat. Again, good morning, JP Rizal Elementary School. Good morning, everyone. For those who are watching from our DepEd Manila Webinar Series YouTube channel, good morning po. JP Rizal Elementary School. Good morning, everyone. Para po sa JP Rizal Elementary School, pakialam niyo lang po. Paki-active nyo lang po yung screen yard para panag-comment po kayo, nakikita po yung pangalan po ninyo. Then, later po, yung mga questions po nyo at queries po ninyo, after this morning session po, sasagutin po ng ating resource speaker for this day po. Good morning sa aming mahal na principal, si Ma'am Minda Napilay. Good morning po. Good morning po, Ma'am Marlene. Mabuhay. God bless po. Nilang po natin sandali. As of now, meron po tayong 15 for live watching. Good morning po, Ma'am Anita. So maybe we can start now to formally start our training for this day, our second day of training of enhancing training in Microsoft Office 365 and Google for Education for our nationalistic anthem. Ma'am Wenny Dagatan from JP Rizal Elementary School. And for our prayer, place ourselves in the presence of the Lord. Dear God, we offer everything to you during this webinar. May we ask your blessing and divine providence that the activities set for this undertaking be successful and effective. We pray that you bless all the committees in charge, that they fulfill their task responsibly, that the objectives they have set may all be achieved. Your generous blessing would mean the success of this webinar. We know that without it, we can do nothing. May we be living witnesses of your genuine love through the implementation of the knowledge acquired through this activity. Grant us your divine wisdom as we go about our daily task after this webinar. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay, thank you po. Miss Maribel Orlanda from J. Perisal Elementary School, grade 2 teacher.
Hey, good morning everyone again. So today, nasa second day na po tayo ng ating training. Again, for those who are watching from Facebook Live po sa ating DepEd Manila webinar series, this is in partnership with JP Rizal Elementary School with the Information Communication Technology Unit po natin sa Division of City Schools Manila. Papasalamat po kami muli sa pagkakataon na ito sa aming mahal na principal at syempre sa ating Information Technology Officer 1, Mr. Juan Carlos Sarmiento. Okay, for our welcome message, sir. We're still there, sir. Sir JC? Oh, nawala. So, nawala na si Sir JC. So, let's proceed na po tayo sa ating training for this day. To formally introduce our resource person for this day. She is a graduate of Technological University of the Philippines with a bachelor's degree in industrial education, major in electronics technology. She currently teaches computer and robotics to junior high students and accountancy, business and management work immersion to senior high students in St. Paul College, Pasig. She is also the coordinator of Center for Dance and Center for Culinary Art, which are some of the talent development programs in the same institution. A tech-savvy Google Level 1 educator, and more importantly, an active Microsoft Education Ambassador since 2016. Her advocacy is to help digital immigrants bridge the gap between traditional means and e-learning. The new normal in the field of educational technology. This inspires her to create her blogs and to share tips and tricks in using the Microsoft suits. So, this is Miss Tina Madronero. She is also my friend, personal friend. Kailan pa tayo magkaibigan friend? Since 2008 pa ata. Since college. Magkakilala na po kami since college, 2008. Back to days, president ng kanya-kanya naming mga club, ng aming mga courses, respectively. So, once again, this is Miss Tina Madronero. Hello, good morning po everyone. Good morning po sa mga guro na nanonood po ngayon, lalo-lalo na po sa punong guro ng Jose Rizal Elementary School na si Ma'am Minda Napilay. So, magandang umaga po sa lahat. So, ngayon po, magbabahagi po ako ng mga tips and tricks na makakatulong po para sa ating bagong kakaharapin na new normal pagdating sa edukasyon. So ako po ay si Miss Tina Madronero na lang po, Miss Tina na lang po para hindi po mahaba. So i-share ko lang po ang aking screen. Okay po. So ngayong araw po na to, I will be sharing some of the essentials in Office 365. So, ano bang here? So, before that, ayan. So, ako po si Miss Tina and active po ako sa Microsoft Education Ambassador since 2016. Katulad nga po na sinabi ni Sir Tabian. Nag-start po to through, na-inspire po ako maging member ng Microsoft nung first year teaching ko sa St. Paul. Since nakakita po ako ng mga guro na medyo seasonal na medyo hirap na sa technology. So, through that, na-inspire ako na i-equip ang sarili ko para mas makatulong po ako sa kanila. And until this date, masasabi ko po na marami na po ako natututunan. And sa tulong po ng mga social media channels po natin ngayon or platforms, mas napapalawak ko pa po yung pagtulong sa mga, hindi po sa mga seasonal teachers po natin, maging po sa mga bago or yung mga kailangan na po ng mga refreshers. So, yun po yung nag-ujok po sa akin para maging isang Microsoft Education Ambassador. So, for
today's session po, ibabahagi ko po, or I will introduce you to the Microsoft Education Community. Ito pong Microsoft Education Community, marami po tayong mapupulot dito. So lahat po na ibabahagi ko po ngayong araw ay pahapyaw lamang or mga little bits of everything. So paunti-unti lang pero mabubusog naman po tayo ng kalaman para po mas lalo pa po tayong ma-equip ng mga makabagong pamamaraan sa pagtawid sa bagong, sa new normal kung tawagin. Maaari po nating magamit ang Microsoft Education Community. So mamaya po, bago ko po simulan yung pag-overview, ibabahagi ko po muna yung Microsoft Education Community. Susunod naman po, I will share overview of Office 365 since ang mga kaguruan naman po na ang division ng Manila already got their email po or Microsoft email account. So gagamitin po natin yan mamaya para po ma-explore po natin lalo yung Office 365. And then later on, magbibigay po ako ng pili lamang na aktibidades para sa mga sumusunod. Word, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. So, konti man lang yun, pero sisiguraduhin ko po na marami po kayong matututunan. And pagdating naman po sa hapon, magkakaroon naman po tayo na overview na naman ulit ng mga collaboration applications. Ano pa ba yung mga collaboration apps na meron sa Office 365. And then, after that po, magkakaroon po tayo ng activity. We will be exploring some of the things na na-discovery natin ng umaga. I-apply po natin sa hapon. And, mag-redeem po tayo ng code. So, ang araw po na to, gusto tapusin lang po itong session natin ngayong umaga at hapon. At, mamaya po, makakatanggap po kayo ng code galing kay Ginoong Tabian. So, binigay ko po yun kay Ginoong Tabian. At pag natanggap niyo po yun, makaka-receive po kayo ng badge sa loob ng Microsoft Community or Education Community. So, ang isang badge ay naglalaman ng certificates na kung saan magagamit niyo po ito para sa iyong credentials. Ayun po. So, let's get started po. So, first, I will be sharing to you Microsoft Education. So, here in Microsoft, we help people or teachers to empower the students of today to create the world of tomorrow. So, the Microsoft Educator Community, where educators can connect, collaborate, and get 21st century ready. And so, Microsoft promised that they would equip the teacher through the following program. So they will be providing online tutorial, lesson plans, teaching tools to anyone see learning design and educator webcast. That's all in the Microsoft Community Education. So tulad nga po na sinabi ko kanina, pahapyaw lamang yung maibibigay ko po ngayon. Pero once na nakapag-login na po kayo sa Microsoft Education Community, makikita niyo na po yung mga different training or online training na meron po sila. May mga online courses po doon. And after niyo po makomplete yung isa sa mga online courses, may matatanggap din po kayong certificate. So, hindi na po natin kailangan magbayad dahil libre po ito. So, teaching with technology, it would save us time, be more effective, and engage with our students. So, yun po yung magandang baon natin after nating ma-encounter itong mga lessons na to. At the end of the day, hindi lang tayong mga guro ang nai-equip na nagiging mas mahusay sa paggamit ng teknolohiya. Maaari rin natin mabigyan ng kaalaman o dagdag na skills sa ating mga mag-aaral para mas maging fully equipped po sila sa hinaharap. So ito po ang this is the homepage of my Microsoft Education Community. So as you can see po, there are courses offered. So sipag-sipag lang po tayo. Kung may mga extra time pa naman po tayo, so pwede habang nanonood na or nagbabantay ng mga anak or nag-bonding lang sa pamilya, pwede naman po tayo sumegue po sa pag-check lang po. Or pwede na rin po namang imbitahin ng pamilya nyo na
kasama niyo rin pong manood ng mga tutorial sa loob ng Microsoft Education Community. So, kanina po, nabanggit ko na kailangan natin kumuha ng points. So, para po makakuha po tayo ng points or event code po na binigay ko po kay Sir Tabian. Ngayon po, maaari nyo na pong subukan kung para po mas interactive po tayo, hindi lang po ako yung nagsasalita dito. So, pumunta po tayo sa education.microsoft.com or type nyo lang po sa inyong Google Chrome search bar, Microsoft Education Community. So, punta po tayo. Okay. Ano po itsura niya? Ito po yung magiging itsura po din after niyo po makagawa ng account. Pero pag hindi pa po, punta po muna tayo dito sa link na binigay na pinapakita ko po ngayon sa screen. So make sure po na meron po kayong or na-activate niyo na po yung Microsoft or may natanggap na po kayong Microsoft account. Okay. Pag natanggap niyo na po yung Microsoft account, yun din po yung gagamitin niyo yung email address para po makagawa ng account. So, create po kayo ng account sa Microsoft Education Community. Mag-comment na lang po ng done pag nakapunta na po kayo sa inyong sa link po at nakagawa na po ng account. Kung kaya naman po, baka po, pwede po itry. Kung hindi naman po kaya, pwede naman pong mamaya. Pero ang maganda po sana, makagawa po tayo ng account sa Microsoft Education Community para sa pangalawang bahagi po ng ating activity mamayang hapon, ay madali na lang po ang pag-redeem ng points. Ayan. May nakapag-try na po ba? Sorry, may manok po. Ayan. Paki-comment na lang po kung nakapag-try po kayo or kung hindi man po kaya, pwede naman po natin ituloy mamaya. Okay po. So ngayon po, we will be having the overview of Office 365. So, Office 365 is a web-based version of Microsoft Office Suites, and it is subscription-based. Ay, wait, binagtanong po pa. Sorry. As per the comment, mag-sign in po ba? Yes po, kung dito pa po kayo. Sorry, ngayon ko lang po nakita ang mga comments. Ayahan, ngayon ko lang po ay nabasa. So, yes po, pakitry po mag-sign in. Gawa lang po kayo na account. Ayan. Pagkatapos si pong makagawa ng account po, mga ma'am and sirs, pwede nyo naman po i-set aside po muna para po later on, mas ma-explore pa po natin siya mamayang hapon po. So, pinaready ko lang po ngayon to para po mamaya, tuloy-tuloy na po tayo sa pagkuha ng points. Ayan. So, set aside po muna natin tong Microsoft Education Community. Babalikan po natin to mamayang hapon. Kung hindi man po nakagawa at nakapag-create po na account sa Microsoft Education Community, babalikan na lang po natin. Thank you po sa mga nakagawa na po ng account, si Ma'am Christine Lourdes at sila Miss Mary Ann Sarmiento. Maraming salamat po. So mamaya po, babalikan po natin yan at titignan po natin kung ano pa po makukuha natin sa Microsoft Education Community. So, mabalik po tayo sa Microsoft Overview. So, naririnig na po natin na meron tayo Office 365, merong Office 2009. Ano bang 2019? Ano bang mga pinagkaiba nila? So, tulad po na nasabi ko kanina, web-based, meaning parang cloud-based, yun, at subscription siya. So, subscription tulad to ng mga Netflix natin, na monthly natin sinasubscribe, binabayaran. Pero, iba naman yung sistema dun sa Microsoft Office 365. Pwede rin siyang monthly, pero may special case po siya for education po kasi.
Ayan. So what is the difference of Office 365 to Office 2019? So Office 365 is a subscription base. You can subscribe monthly or yearly, and it will ensure you that you'll always have the most up-to-date modern productivity tools. And the good thing about it, they can have, if you have the license, you can download it because meron siyang kaakibat na 5 to 15 license. So, 5 to 15 device ang kaya niyang mabigyan ng license. Ano itong tinutukoy kong license? Kunwari, yung desktop mo, meron siyang Microsoft Office. Pero 2007, 2010, 2013, medyo luma na po iyon. Medyo may, sa 2013, may makikita pa tayong features na available po sa bago nating version. Yun nga lang po, may mas bago na pong mga nadagdag po na updates sa ating latest na Microsoft. So, kung ginagamit nyo pa rin po ang 2007, 2010, 2018, panahon na po para po tayo ay mag-upgrade. Ayan. So, pwede tayo po. Hello, ma'am. Yes po. I-butin ko lang po sandali po, mama. Yes, for po. Those teachers from JP Rizal Elementary School, kung anong account po daw ang gagamitin, di ba po, ma'am, nag-post na po ako noong nakaraan po ng Microsoft Office 365 accounts po. Alam ko po, napakarami na po nating accounts po. Nalilito na kayo, may G Suite pa po. Balikan lang po natin yung mga older posts po, ma'am. I think nung Friday or Saturday ko pinost po lahat-lahat ng accounts po para po sa nag-PPM at nag-chat po sa akin. Nandun po. May nakalagay naman po doon at ncr1.dep.gov.ph. Yung po kasi yung domain na ginamit sa pag-create po ng ating Microsoft Office 365 po. Kala lang po, hindi po yung @deped.gov.ph po kasi yung deped account po natin sa Gmail po, sa G Suite, deped Manila po yun. Pagkaiba po yun, mama, yung may @ncr po. Ang linaw-linaw naman po, ma'am, nakasulat po dun sa taas, yung post po sa bawat picture po, MS Office 365 po. Salamat po, ma'am, nakibatin lang. Sige okay po. Lang po. Ayan. So, yun po. Yung nabigay po sa inyo ni Sir Tabian, gamitin niyo po yun kasi napakarami po nung maibibigay po sa inyo. Tulad po nung sinasabi ko ngayon at pamaya isi-share ko pa po. So, yun po. Office 365 is subscription base. Magkano? Hindi ko masabi. Medyo may kataasan din po ang presyo. Pero huwag kayo mag-alala kasi mamaya may meron tayong matutuklasan na hindi na natin kailangan muna. So, ito na naman ka... Ano naman ang Office 2019? So, yung katabi naman, other part naman na ating Microsoft. So, ang Office 2019 ay katulad lang naman din ng Office 365. Yun nga lang, ito ay one-time purchase lang. So, di ba noong unang panahon, noong 2010, 2013, bumibili tayo ng Microsoft Office license na one-time purchase lang at one device lang. Or kung yun. So, hindi mo na siya ma-upgrade. Tulad nung nakaraan, meron tayong 2010, lumabas sa 2013, bibili ulit tayo ng 2013 na license. Tapos nung nagkaroon ng 2016, bibili ulit tayo ng Office 2016 hanggat sa na may bago. So, ang kagandahan ni Office 365, kahit sa subscription base siya, monthly man or yearly, hindi ka na mahihirapang pang bili kung may updates. Kasi tulad yan na sinabi ko kanina, it will ensure you na as long as connected ka sa internet, ma-receive mo yung mga latest updates ng Microsoft 365. Ayan. So, what is Office 365 for Education? So, Office 365 Education, it is for students and educators at eligible institution wherein they can sign up for Office 365 education for free or may certain agreement lang depende kung gaano katagal. Yun. So, makikipag-tie up ang ating mga eskwelahan para ma-enjoy po natin to. So, tulad po na nabanggit ni Sir Tabian na meron po kayong at ncr1.deped.gov.ph
yun po yung domain na binigay sa inyo para makapasok po kayo sa Office 365. If makikita niyo po yung Office 365 po, sa upper right po, makikita niyo po yung install office. Ngayon, kung kanina na Google na babahala kayo, hala, may subscription, bibili pa ba ako? Kailangan ko pa bang gumastos? Good news po, pag meron po kayong Office 365 education account, libre niyo na po magagamit ang Office 365. Kung may luma po kayo na, let's say, sa bahay niyo, sa desktop niyo, luma po ang inyong Microsoft Office, nasa 2010 pa po tayo, perfect opportunity na po ito, mag-login lang po kayo sa inyong Office 365 account at i-click ang Install Office na matatagpuan sa upper right corner. Once na kinlik niyo po yan, pwede niyo na po ma-download ito sa inyong device at yung lumang version niyo po ay ma-update na. So, yun po yung kagandahan po na. So, habang pwede pa po natin to enjoy, i-grab na natin yung opportunity. Kasi sayang, kung bibili pa tayo ng subscription for our personal use, ito naman, meron naman tayo magagamit para sa ating pagtuturo. So, i-grab na po natin ang opportunity. Dahil dito, marireceive natin yung mga latest applications tulad ng SharePoint, Teams, Way, Forms, at Stream. At marami pa pong iba. Tulad po nito, yan po, isa sa mga sample ulit na homepage ng Office 365. Yan. So, try nyo po yan mamaya pagkatapos po ng ating session. Yan. So, or pwede rin naman mag-login na po kayo tulad nung nasabi. So, tulad kanina, mag-sign up po kayo sa isang window for Microsoft Community. So, open lang po kayo na isa pang window para ma-open nyo na po yung Office 365 nyo. So, para po habang share din po ako and na-explore nyo rin po ito at the same time. Ayan. So, paano ba tayo makakapasok sa Office 365? So, i-key-in nyo lang po yung login.microsoftonline.com or click nyo lang po yung Office 365 sa search bar po. Either of the two po. So, first one is login.microsoftonline.com or punta lang po tayo sa search bar at itype po natin ang ating Office 365. So, malalogin na po kayo. Ang una pong itatanong sa inyo ay inyong email address. So, ito po yung binigay ni Sir Tabian na at ncr.gov.ph or at ncr1 po ba yun, Sir Tabian? So, yun po. Kung ano po yung latest niyang binigay, yun po yung gagamitin niyo. Baka po naglabo-labo na po yung sa Google niyo. So, kung ano po yung latest niyang ibinigay, yun po yung gagamitin. At for your password po, may binigay po siyang password sa inyo na inyo rin po ang gagamitin. Yan. So, kung na-access niyo na po iyon, yan. Ngayon naman po, dahil si Sir Tabian ang nagbigay sa inyo para sa Jose Rizal Elementary School, ang nagbigay sa inyo ng password nyo or default password nyo na gagamitin nyo, pwede nyo po itong i-customize kasi siya nagbigay nun sa inyo. Para po siguro mas gusto nyo na kayo yung makaalala, hindi ma-access ng iba or kung ano man dahilan po na gusto nyo po ipalitan ng inyong password, maaari po natin gawin yon. So, I hope po lahat po ay nakapag-try na mag-login sa kanilang Office 365. Yan. Kailangan po talaga natin mag-login ngayon kasi ngayon po papalitan po natin yung default password na binigay ni Sir Tabian. Yan. So, parang interactive din po tayo na in-explore din po natin yung tools. So, magbabasa po tayo sa comment kung na-try nyo naman po ngayong mag-login sa inyong Office 365. So, ibibigay ko po yung link sa comment section. So, login.microsoftonline.com. So, punta lang po kayo dyan. Ako po yung Project TM Vlogs. Yan po ang aking YouTube channel. So, when you click that one po, you will be routed to Office 365. Kindly sign in and use the accounts that was given to you by Sir Tabian.
Pwede pong pa-comment po na doon kung nakapasok po tayo sa Office 365. Mas maganda po kasi na while I'm sharing this to you, kayo naman po ay kasabay ko rin po nang share. Kasi ngayon po, nakikita ko lang po ay ang aking screen. So, para po malaman ko na kasabay ko rin po kayo sa pagtuklas. Ayan, so, paki-comment na lang po ng done kung, yeah. Yeah, very good to see Ma'am Christine Lourdes at si Mary Ann Santos ang ating mga first honor. Yeah, very good tayo dyan mga ma'am. Yeah. So, si Zia Zoe, done na rin. So, meron tayong tatlo halos na, yan. Good job tayo dyan, mga mama. Yan, sa bagong, makabagong normal ngayon, kailangan talaga natin na agarang aksyon para masabayan natin ang mga kabataan. Ayan, so si Sir, si Cow Cow San Jose, he's also, or nasa loob na rin ng Office 365. Okay. So, kung luma ang inyong version ng Office 365, habang nag-share ako dito, pwede nyo lang i-click yung install Office. Kasi medyo matagal naman yan. Or pwede rin namang mamaya kung saan kayo mas comfortable doon. Okay, ngayon, bago tayo magkaroon ng overview or pag-check sa mga applications na meron sa Office 365, baguhin muna natin ang inyong mga password. So, number one, tip, make sure na meron kayong Office 365 account. So, check na tayo dyan. Meron kayong device, laptop, desktop, iPad, tablet, smartphone. Yan. So, check na rin po yan. And then, make sure lang po na kahit enough po yung internet connection po natin para hindi po tayo na-interrupt. Kung hindi man po maiwasan, okay lang po, balik-balik na lang po tayo sa live, sa YouTube para po makahabol din po tayo. So, sa paggawa po ng password, kailangan yung password nyo po is strong password. Ibig sabihin, hindi ito birthday nyo, hindi ito birth account number nyo, hindi po buong pangalan nyo with your birthday, hindi yung madali kang ma-identify. So, ang pinaka-suggestion sa paggawa ng strong password ay combination of alphanumeric and symbol. So, meron po akong halimbawa dito, let's say highway underscore 54, or pinaghalong uppercase, lowercase, number, and special symbol. Sa ganun po, hindi po tayo madaling mahahack. Kasi kung birthday po yun, since common knowledge po yun, pag may nakakaalam ng birthday nyo at alam na birthday po ang inyong password, baka po mapasok po nilang inyong ma-account. So kahit email lang po yan for work, ingatan din po natin. And make sure you take note of or remember your password to avoid resetting or account. So, mahirap magpa-reset kasi dadaan ka pa kung saan proseso. May pag-usap pa tayo sa kung kani-kaninong tao. Para ma-avoid naman yan, siguro sa cellphone natin, meron tayong mga applications na nagtatago ng mga important matter. Or kung natatakot ka man na, ay, paano kung manakaw ang phone ko? So, pwede nyo naman i-usap pa po ang diary sa inyo. Pwede isulat po doon. Or maliit na notebook na nagtatago ng mga mahalagang impormasyon, itago niyo po dun. Sa ganon, hindi po natin kung makakalimutin po tayo, ay may magbabalikan pa po tayo. Kasi po, pinakamahirap po yung nakalimutan mo yung password mo, rather, yung password mo, at antagal pa at ang haba pa ng proseso para, bago yun ma-reset. So, nakaka-delay po yun ng trabaho. Ayan. So, kung ready na po ito, kung lahat na po itong limang to ay check na, yan. Punta po tayo sa inyong My Account. So, paano makikita ang My Accounts? Kailangan nyo lang po magtungo sa upper right corner kung saan may makikita kayong icon. Yan. So, pagka-login nyo po sa upper right, may makikita ko po kayong parang icon na nakasmile. Or pwede niyo po itong palitan ng inyong picture mamaya. Pag kinlik niyo po yun, kindly click My Accounts. So pupunta po tayo sa My Accounts. So makikita niyo po, My Office Profile, My Account, Sign Out. So dun po tayo sa pangalawa, yung My Account. Pag click niyo po ng My Account, may mga tabs po kayong makikita. So ito po nasa aking screen ang inyong makikita. Kung saan,
pupunta po tayo sa pang-apat, which is security and privacy. Pagka-click niyo po ng security and privacy, piliin po niyo yung una, yung password or change your password. So tatandaan ulit natin itong ating guidelines na kailangan strong password ang ating ipoprovide. Hindi yung birthday na anak mo, birthday mo, birthday na asawa mo, anniversary na asawa mo. Hindi patungkol sa'yo. Yung madaling tandaan, pwede paghalu-haluin mo yung pangalan nyo, tas yung ibang special number at with special symbol. Pagka-click po natin ng password, ito po ang itatanong sa inyo, ano ba yung old password na ginamit nyo? So, ito po ay halimbawa lang na nakuha ko kay Ginoong Tabian. So, ang old password nyo, ito yung binigay ni Sir Tabian sa inyo noong mga nakaraang araw. So, i-key in nyo po yun, and then, pagkalagay nyo po, i-key in nyo po yung new password nyo. Ibig sabihin, yung customized yun na po. Ito po ay galing na po sa inyo, hindi na po kakalimutan, hindi nyo na po ito babaguhin. Babaguhin man, pero hindi pa sa ngayon. Yan po. Opo, gumagana po to sa smartphone po. Ang kagandahan kay Microsoft, hindi lang po siya sa desktop or sa iPad or sa tablet. Smartphone din po, kaya po natin yan. Para po sa smartphone, gumamit po tayo ng browser, Google, or kung naka-iPhone po kayo, Safari. Then, key-in nyo lang po yung login.microsoftonline.com. Sign in po kayo doon, or sign up using the account that was given to you earlier. Then, punta po sa My Accounts. Then, pagka-click po ng My Accounts, change password. Provide the previous password that was given to you by Sir Tabian. And then, change it to your customized password, following the guidelines that I sent to you earlier. So, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para lang po matapos niyo po yan. Kindly click done kung inyo pong natapos ang inyong password or na-update na ang inyong password. Ayan. So, magandang umaga po sa lahat. Ayan. Na may mga bumabati po. So, kindly click done. Antayin ko po ang inyong done bago po tayo mag-proceed sa susunod na topic. Yan. Very good talaga to si Miss Mary Ann Sarmiento. Yan. Tapos na siya. Okay lang, wala naman tong contest. Kalma-kalma lang tayo. Ayan. Siguro napakalakas na ng internet niya mga at go na go siya agad sa ating mga activities. Yan. So, sa mga iba po na hindi po nakasabay agad at kakapasok lamang po sa ating live through Facebook and YouTube, maaari naman po kayong humabol. Yung kagandahan naman po dito sa ating mga platforms is pwede niyo pong balikan ang ating mga napag-usapan. So, kung kami man ay nakadako na dito, don't you worry, pwede naman po kayong bumalik. So, kung medyo mahina ang internet nyo, nagkakaroon ng problema, hindi agad makasabay sa ating mga gawain, huwag po kayong mag-alala kasi po, pwede naman pong balikan. Hindi naman po ano, dapat sumabay-sabay talaga. Kasi syempre, alam din po natin na iba-iba po tayo ng internet speed. So, i-consider din po natin. Okay. Yes. Ayan. So, kung tapusin na po mabago ang inyong password, huwag niyo na po yung kakalimutan at sana po habang ginagawa niyo po ang inyong password ay nasulat niyo rin po ito sa papel or notebook na hindi niyo po maiwawala or sa cellphone niyo po, itype niyo po dun sa notes niyo or kung gumagamit kung Android po kayo, meron po tayong app na Keep. Ginagamit ko itong Keep na to para sa pag-keep din po ng keep note, yan. Ginagamit ko yan para sa aking pagtago ng mga password sa aking email dahil nag-manage po tayo ng dalawang tatlong email. Yan. So, kung tapos na po tayo, yan, may mga tapos na po.
Kung hindi pa po tapos, okay lang po, sunod na lang po tayo para po mas marami pa po tayong ma-explore. Yan. Good morning po sa Sir Adrian, competent ng Nolasco High School. Wow, marami pala tayo nanonood. Hindi lang pala sa Jose Rizal ang ating mga kasama ngayon sa YouTube. Okay. Kung napalitan niyo na po ang inyong password, tara na po at atin na tuklasin ang mga applications na meron po tayo sa Office 365. So may prepare po ako dito some of the helpful Office 365 apps for your online classes. Since we're gearing towards online classes, here are some of the helpful Office 365 apps. First one is the Outlook. So ito yung email. Kung saan counterpart naman niya sa Google is yung Gmail. So same lang din naman po sila ng features. Ang kagandahan lang po dito sa Outlook is meron po tayong tinatawag na pwede mo mapin yung email mo. Para ma-avoid ang reply to all, pwede mo na lang i-like yung email sa'yo ng boss mo. Kung sino man po nag-send sa'yo ng email, pwede niyo po yung i-click na lang or i-like para ma-notify lang siya na natanggap mo. Next one is OneDrive. So OneDrive is the cloud storage. So dati gumagamit tayo ng flash drive. So ang downside naman po ng flash drive is number one, pwede nating mawala, mavavirusan yun, pwede mahawaan ng virus, and then mabasa at baka mawala or makorrupt ang ating mga files. So OneDrive, since cloud-based na siya, as long as alam mo yung online credentials mo, which is yung login and password mo, kung gumawa ka man ng lesson mo or PowerPoint mo sa bahay at nasave mo siya sa OneDrive, hindi mo na kailangan mangamba na hala, naiwan ko yung flash drive ko, nasa bahay, 10 bundok pa ang lalakarin ko, Diyos ko, bukas ka pa makakabalik. So, hindi na mag-worry kung may OneDrive dahil plug-in ka lang sa computer mo sa school or kung kaya kung dala mo naman yung laptop mo lagi, plug-in ka lang, connect ka lang sa internet at makada-download mo na ulit or ma-access mo na ulit ang inyong PowerPoint. And so, yung kagandahan yan kasi noona, maganda rin naman ang flash drive. Yun nga lang, may limitasyon ito sa size. Mayroon tayong, let's say, flash drive mo, 2 gig. Sa panahon niya yun, ang 2 gig, konti na lang ang mailalagay mo. Kung requirement niya sa computer class niyo is flash drive talaga ng mga bata magagamit, pinakamababa na ang 8 gig. Lalo na kung may animation sila, so kailangan pataas na ng pataas yung gig nun. May kamahalan din po ang flash drive pag pataas na rin ang pataas ang kanyang memory. So, kung meron namang, and tulad sa, kung may access naman ng bata or may account naman ng bata for OneDrive or sa Google, yung Google Drive, then mas magandang yun na lang din ang paggamit natin sa kanila para hindi rin sila gagastos at may-utilize nila ang mga online platforms na ito. Yan. So maganda rin ng OneDrive kasi makakapag-share ka. Kunyari, may ka-team ka sa isang asignatura. Kunyari ako sa computer 10, may ka-team ako. Sabihin natin, 5 kami sa team. Ako ang naatasang gumawa ng PowerPoint para sa unang lesson ng aming asignatura. So pwedeng ibahagi ko po yun sa kanila through OneDrive. So i-share ko, i-upload ko lang doon, i-share ko lang. Hindi ko na kailangan ipalalamove ang aking flash drive dahil pwede naman kaming mag-collaborate sa ating Office 365. Next naman po is SharePoint. Ang SharePoint po is also a collaboration and document management platform. Magkahawig sila ni OneDrive. Pero ang kagandahan nito is you can have it exclusively for a particular team. Kunyari, ako sa computer, nandun lahat ng computer teachers, mapag-grade 7 to 10, pwede kaming bumuo ng isang SharePoint kung saan doon namin ilalagay lahat ng aming mga files. Let's say at the end of the school year, kailangan natin ng mga clearance materials. So, together with our coordinator sa computer, bubuo tayo ng SharePoint na lahat kami doon ay membro kung saan mas mapapadali ang pag-check ni
coordinator ng mga lesson plan or mga material learning plans, mga ganun, mga class records online kasi isisave na lang po namin doon. So, madali din siya makakapag-comment at manonotify din kami through email kung may mga comments and suggestions po ba siya sa aming mga in-upload online. Yun po. Kaya po sila magkahawig ni OneDrive dahil incorporated din po si One, hindi pala magkahawig, incorporated si OneDrive kay SharePoint. So, si SharePoint, yun, pag mapapadali lang ang paghanap ng mga bagay-bagay na na-share sa iyo through a team or documents na nabahagi sa iyo. So, yun, madali mo siyang mahahanap. Yung OneDrive kasi, yan, cloud storage talaga siya. Kahit anong files ilagay mo, save mo lang, gawa-gawa ka ng folder, okay lang. Si SharePoint kasi pwede mo specify for this team, for this group, and so on and so forth. Siguro mamaya sa hapon, mas mapapakita ko pa sa inyo kung ano ang itsura ng SharePoint. Next is Teams. So, communication and collaboration platform din ang Teams. Sa amin sa St. Paul, ito po ang aming gagamitin platform para sa new normal natin ngayon. Dahil ang aming mga estudyante rin po ay meron silang Office 365 account. So, mas mapapadali po ang aming pagbahagi po ng aming lesson at pagtawag sa kanila ng online face-to-face conference. So, kasi ang Microsoft Teams, ang counterpart naman niya, kawig niya ay Google Classroom. Yun nga lang ang kagandahan dito. Medyo flexible si Microsoft Teams kasi open din siya sa mga third-party applications like Zoom. Sa Microsoft Teams kasi, as of the moment, 9 pa lang na tao ang kasya sa screen. So, may ibang guro na gusto nila, kita nila lahat ng students nila. Let's say, meron silang 20 students. Gusto nila, kita nila lahat yun. Pwede naman, through Microsoft Teams, i-incorporate mo lang si Zoom. Ganun. So, mamaya rin po, mapapakita ko po yung kung ano yung Teams. So, kaya babalik po kayo mamayang hapon para makita nyo po itong mga to na ibabahagi ko po sa inyo one by one. Next po, ito naman po, Microsoft Word, hindi na ito bago sa atin. It's a word processing program that we can also have an online version. So ngayon, diba, pag gumagawa tayo ng ating mga lesson plan, learning plan, kung ano man ang tawag natin doon, ginagamit talaga natin si Microsoft Word. Ang kaso nga lang, ang submission natin ngayon is online na rin. So ang mangyayari, pag nagawa na natin yung material na yun, or yung mga module natin na yun, i-email natin dun sa ating coordinator. So, end naman ng ating coordinator, mabobombard siya ng mga submissions through email. Aminin natin na minsan, nakakabigat din pag marami kang nakikitang messages sa email nyo. So, napakaganda na gamitin natin yung mga nagawa natin sa Microsoft Word, i-send na lang natin through OneDrive or SharePoint. And then, kung kunyari, nasa ibang, or nasa device ka, nasa jeep ka, then may pina-edit sa'yo yung boss mo, wala ka namang Microsoft Word na app na tulad nun sa laptop. Pwede mo namang i-download yung version na application sa inyong cellphone. Or kung wala man, pwede namang i-access ang Office 365 sa inyong mga browser para maka-access mo yung Word. So, ang kagandahan yan, kahit wala ka sa desktop mo o sa laptop mo at on the go ka, ma-modify mo pa rin, makakagawa ka pa rin ng documents kahit na sa cellphone mo lang. So, ganun ang mga privileges na binibigay ni Microsoft kasi hindi niya hahayaan na masayang yung mga panahon at pagkakataon para makagawa ng mga essential na bagay sa trabaho. So, kahit on the go ka, nag-aantay sa kainan, something ganon, available sa cellphone mo or iPad mo, pwede mong ma-modify. And ang maganda dyan, so if you utilize Microsoft Word online, pwede kayong collaborative na nagtatrabaho. Kunyari, yung unang paragraph, si student 1 ang gagawa. Yung paragraph 2, si student 2 ang gagawa. So pwede silang sabay na gumawa ng kung ano mang output ang ipapagawa. So, maganda yun for collaboration since
hindi natin sila makikita. So, pwede natin utilize yung Microsoft Online. So, sorry na na mislabel ko. Ito ay Microsoft Excel at hindi to OneDrive. So, ayan. Medyo na mislabel ko silang tatlo. So, si Excel, ito ay spreadsheet program na kung saan may online version din po siya. So, kung may offline version tayo ng Microsoft Excel, pwede natin din itong ma-access online. Tulad din ng Microsoft Word, kung kunyari nag-aabang ka ng sasakyan or nandyan ka sa isang lugar, hawak mo lang yung phone mo, wala kang laptop para mabago yung pinapabago ng coordinator mo, pwede mo siyang ma-access online. Tulad din ng mga sinabi ko kanina kay Microsoft Word. Next naman po is Forms. Sorry, hindi sa SharePoint, kundi Forms. Hindi ko nang napalitan ang label. Ang Microsoft Forms is counterpart niya rin po ang Google Forms. So, same lang po sila ng feature, pero different lang po sila ng interface. Yun. Pares lang din po sila ng objective to create assessment, quizzes, and poll in a minute. Yun. Magkaiba lang sila ng... Actually, magkapare lang sila. Interface lang talaga yun, no? Yung pinagkaiba nila. Next is Sway. So, Sway is an online presentation tool that you can utilize or that if you want your student to present in a creative way, parang nagkikwento sila na paano nila na-discover or ano man ang ginawa nila, mga activity na ginawa nila ngayong merong pandemic. So, pwede natin gamitin yan. Hindi siya application or parang pwede rin naman kung gumagamit ka ng Windows. Meron makakita natin sa Microsoft Store na may Sway. Kung gumagamit ka naman ng Mac or Apple na iPad, pwede mo rin siyang ma-download. So, may application din siya. Wala lang siya yung tulad nung nasa desktop version. Application na pala ang tawag kasi doon. Yun. So, through Microsoft Store na siya, hindi na siya yung tulad nung may installer something pa siya. So, dun sa in-install nyo kanina na Office 2000 or yung install Office kanina sa Office 365, wala siya doon. So, hindi siya kasali doon. Doon nasa online siya sa mismong Office 365 mo. Pero pag dinownload mo, hindi na siya kasali sa downloadable. Kailangan mo pa siyang i-access through Microsoft Store. Explore natin mamaya. Ang pinagkaiba nila with PowerPoint, si PowerPoint kasi ito yung standard natin with regards to presentation. Si Sway naman, ito yung parang interactive na pwedeng multimedia ang peg natin. Kunyari may, halos parehas lang naman sila. Yun nga lang, kung familiar kayo sa Prezi, para siyang ganun. Yung gumagalaw siya ng hindi na kailangan gawan ng animation. So, mamaya ipapakita ko po paano yun gawin. And the last two applications that I will share to you that is also included in your Office 365 na magagamit natin for our online classes is the Microsoft PowerPoint. So, Microsoft PowerPoint, yun nga po, ang ginagamit natin every time na meron tayong presentation sa mga bata. So, dinevelop pala talaga ito ni Microsoft para lang makapag-present tayo ng mga ideas. Yung tip lang for PowerPoint, hindi natin kailangan maramihang words ang nasa slide. So, dapat nating tatandaan. Keywords lang, ang importante pa rin ay kung anong sasabihin ni teacher. Kung sa physical, siguro ngayon maiiba na siya kasi nasa bagong normal na tayo. So, ganun pa man, huwag pa rin nating bombardin ng napakaraming words para naman po hindi ma-overwhelm ang ating mga mag-aaral. Next po is OneNote. So, nauuso na po ngayon yung mga organizers. So, kung mahilig ka sa planner, at nangihinayang ka dahil bumili ka ng planner sa Starbucks at kung saan man, dahil sa tingin mo, hindi mo na ito magagamit. So, meron din naman tayong online notebook or planner. Ito nga po yung OneNote. So, ang kagandahan dito, habang nag-meeting kayo online, pwede nyo itong gamitin to do minutes of the meeting dahil maaari ka rin makapag-record ng boses. So, habang nag-meeting, pwede mo i-record, i-click lang yung record. Yun nga lang, may limited number of minutes lang siya. Hindi yung all duration na meeting mako-cover niya.
Pero ang kagandahan nun, pwede mo naman siyang ulitin. And then, maganda rin si OneNote kasi pwede ka rin mag-solve kahit na habang nagka-type ka, type mo lang yung simple number, yung operation, at yung equal sign. Pagka-press mo ng enter, bibigyan niya na yung sagot sa'yo. So, mamaya po, ipapakita ko po yan sa hapon. Ako po personally, ginagamit ko po to if I'm planning for my lesson. Let's say, ngayon pong normal, we're planning ko. So, kung ako lang naman, nag-iisip ako kung ano ba yung mga gusto ko, yung mga dapat kong ituro ngayon. So, hindi ko na po magamit yung notebook ko kasi mas magandang online na lang dahil nga habang kausap ko rin po yung coordinator ko, namo-modify ko through OneNote yung mga bagay-bagay. So, notebook ko na po siya. Kahit saan niyo po yan gawin, magagamit niyo po yan. So, yun po yung mga applications na helpful. Marami po yan, pero yan lang po yung ilan sa mga mababahagi ko po sa ngayon. Mamayang hapon po, may mga piling applications po ako na bibigyan diin. Like yung Sway nga po, SharePoint, and Microsoft Teams para po mas lalo nating maunawaan kung para saan po ang yung mga bagay na yun. Okay. So, tingin muna tayo sa mga comments. Yes. So, Antins po ngayon na, 150 po ang pwede na participants and update. Yes po, ang kagandahan po sa Teams ngayon is nag-update po talaga siya. Since marami nga po nag-crossover na for Zoom. So, at least parang sinasabay na rin po ni Teams kung hanggang kailan natin, kung hanggang ilan ang kaya niya sa isang conference. Ayan. So, mamaya naman po, pwede niyo pa explore yan habang nananghalian kung ano pa yung mga application. Ngayon naman po, mapunta naman po tayo sa pangatlong bahagi ng ating training for today. So, kung medyo mabilis po ako, pakisabihan na lang po. Okay, may tanong dito. Ma'am, mabubura po ang mga files kung halimbawa magpalit to Office 365 from what am I using now? Aminin naman po. Let's say may mga documents po kayong nakasave na dyan. In-upgrade lang naman po niya yung system. Hindi naman po niya in-erase yung data po niya. So parang mas equip lang, mas in-upgrade lang po. Kasi ngayon, ayun nga po, medyo mabagal or yung iba na Microsoft Office. May iba naman po na mas maganda na pong matry natin yung latest. Kasi po, marami tayong may enjoy doon at mas mapapabilis po ang ating productivity. Ayan. Wala pong mabubura doon. Okay. So next po ang ating Microsoft Tips and Tricks. Ngayon yung Microsoft Tips and Tricks ko po ay nakafocus lang sa mga simpleng bagay. For Microsoft Word, ang papakita ko po dito ay mail merging. Kung saan, bilang tinanong ko po si Sir Tabian na kayo din po per grade level ay naatasan para gumawa ng certificate. So, para hindi po mabigat ang pagbigay ng task, so lahat tayo will be fully equipped kung paano ba ginagawa ng mabilisan lang. So, ang mahalaga lang naman dito ay may template ka. So, siguro kung nangangamba ka, kung hindi ako ganun ka-creative na tao, ma'am. So, wala pong problema yun. So, pwede tayong humanap ng guro na creative na makikita na may potential na gumawa ng template ng certificate na pwede natin hingin ng tulong para gumawa nun. And then, pag meron na tayong template, pwede na tayong gumawa ng certificates para sa ating mga estudyante. Ayan. So, next naman, yung Microsoft Excel. Sa Microsoft Excel kasi, masyadong marami ring tips and tricks na pwedeng mabahagi dito. Ang kagandahan naman yan, very useful naman talaga siya. Yun nga lang, limited din ang ating time para dito. So, hindi natin makakover lahat. So, kung ano lang yung kakayanin ng oras natin, hanggang 11 ata tayo, ngayong umaga or 12. So, kung ano yung makakaya po natin ngayong umaga, yun po yung muna ating gagawin. Kung may panahon pa po na pwede natin explore yung ibang bagay, tatry po natin, may pag-coordinate lang po ako kay Sir Tabian. Or pwede po kayong bumisit sa aking vlog kasi may mga videos din po ako na ginagawa doon.
Sa PowerPoint naman, gagawa tayo ng simpleng paano nga ba makagawa ng presentation kung gipit ka na sa oras. So, hindi ko naman po sinasabi na maging buzzer beater po tayo. Gumuha lang para lang kung kailan deadline na. Ito lang po ay mga health hacks na minsan po naaatasan tayo biglaan na, uy, magpapresent ka pala bukas. Ito yung topic mo. Biglaan lang kasi. So, usual naman talaga yun sa ating mga guro na biglaan tayo nabibigay ng presentation. So, syempre, hindi naman tayo mag-no-no agad doon. So, at least gagawa natin ng paraan. Kung madali lang naman at alam naman ng mga naniniwala sa atin na kaya natin, paghandaan yun ng isang araw lamang. So, huwag na kayong mga ba kung tungkol sa presentation lang naman ang problema. So, yun po ibabahagi ko. And then sa OneNote, ipapakita ko lang din kung paano ko siya ginagamit. So, ito ay parang, hindi na siya parang technical tips and tricks. It's more on parang go around or how we can utilize Microsoft OneNote. Ayan. So, ready na po ba tayo? Ayan. So, papalitan ko lang po ang aking screen. Ayan. Mag-share screen ako ulit. Ayan. Share ko lang ang aking screen. Bubuksan ko po ang aking Microsoft Word. Okay. So, ang gagawin po natin ngayon ay paano nga ba makagawa ng certificate para sa 10 estudyante mo? Wala, 10 lang ang meron kang estudyante. Ayun. So, bago yan, make sure meron ka muna ng template. So, ito yung sinasabi ko kanina. Yung template na magagamit mo or kung hindi ka man ganun ka-creative, pwede naman na humingi ka ng tulong kung sino man ang creative sa inyong eskwelahan. Para hindi lang naman siya yung gagawa ng certificate. Kasi baka may ginagawa rin naman siyang iba. So, para division of labor tayo, kanya-kanya tayo may kapasidad na makagawa ng gitong klaseng output. Ayan. So, kaya ibabahagi ko po ito sa inyo. So, number one, dapat meron kang template. Number two, magbukas ng Microsoft Excel at ilista lahat ng mga estudyante na meron ka, nabibigyan mo ng award. Halimbawa, kaitan natin is awardee. So, unang estudyante mo is si Angelica. Ma'am Tina? Yes, okay, ano yan. Paki-share po yung screen nyo. Naka-share po. Sorry po. Opo. Ay, wait lang. Sorry, thank you for that. Share ko po ulit. Natanggal ko kanina. Ayan. Share natin ulit. Again po, para po dun sa mga nanonood po, this training is in partnership po with JP Rizal Elementary School po. Para sa Manila po, pakitanong po yung mga ICT coordinators po ninyo, hindi po sa amin. Kasi ang concern lang po namin ay ang JP Rizal Elementary School po. At sa JP Rizal Elementary School naman po, nasa nalilito po, pupunta po kayo sa office.com po para po sa inyong Microsoft Office 365 accounts po. Hindi po sa Google. Marami po kasi nag-PPM po sa akin, pumupunta sa Google. Hindi po, makinig po tayong may ita ng mga mom and sir. Office.com po tayo pupunta po, ha. Doon po tayo pupunta. At sa mga iba po nanonood sa YouTube po, this is a 5 days training po sa JP Rizal Elementary School, partnership with the Division of City Schools Manila. Information Communication Technology Unit po, headed by Sir Juan Carlos Sarmiento po. So, kaya po binobroadcast lang po siya sa buong division po. Pero para sa Rizal po talaga yung training na po ito. So, sana po malinaw po yun. At yung doon po sa nagtatanong po sa redeem code po, para po kasi sa Rizal po talaga po yung redeem code na yun. But still, pwede po kayong manood continuously until end po hanggang sa 50 kung gusto po ninyo para po madagdagan po ang inyong kaalaman. Maraming salamat. Yes, ma'am, you can share your screen na po, ma'am, para may ano ko na po, ma'am. May project ko na po. Check ko muna yung ano. Nakikita na yung
nakikita mo na yung Excel. Sir Tabion. Pakilakihan na lang ma'am or yung text ma'am pag mamaya ma'am or i-zoom out. Zoom out niya na lang ma'am para mas makikita. So ngayon, gumagawa ako ngayon ng listahan. So ulitin ko, sa paggawa ng mail merge, ang una nating activity ngayon sa tips and tricks is paggawa, paano gumawa ng certificate using mail merge. So number one na sinabi ko is make sure na meron kayong template. So maghanap tayo ng template dito sa ating file. Sorry, hindi ko siya nakuha prior. Ayan. Open natin ito. So ito yung sample lamang. Hindi ito yung official na certificate ng St. Paul. Ito lang yung sample. So hindi ito yung official na certificate na. Ginamit ko lang po ang St. Paul dahil ito po ang aking institution. Ito po ako nilang tuturo sa ngayon. Okay. So let's say for example, meron tayong limang student awardees. Let's say meron tayong Francis. Ito ay mga kathang isip lang, hindi sila toong tao. Mga random names lang to na naisip ko. Yan. Wala po akong nilalabag na data privacy. Para lang po malinaw sa ating lahat. So meron na tayo 1, 2, 3, 4, 5. Dagdagan natin na isa. Na. Kung may mga kapangalan man po sila, hindi ko po sila kilala. Ayan. So, pangalawa, after yung makagawa or makakuha ng template, dapat mag-prepare ka ng list of awardees na nakalagay sa iyong Microsoft Excel tulad po ng ginagawa. So, make sure lang na may proper labeling ng ating file. Ayan. So, meron po akong limang estudyante. At kung mapapansin nyo, kompleto ang kanilang pangalan. May middle initial, kung talagang may middle initial. So, tama ang spelling ng kanilang mga pangalan. So, dapat yung list na ilalagay natin dito sa ating list of awardees bago tayo gumawa ng certificate through mail merge, dapat tama muna ang ating data. Kasi mahirap na kung sandamukal ang nagawa natin. Let's say, 10 or more or hundreds of more. Then may mali pa lang. So, magaling na namang mag-modify. Kaso nga lang, dagdag po ito sa ating gawain pa. So, bago tayo mag-proceed, kailangan we make sure na complete yung ating information. True and correct. Kung ano may nasa birth certificate na mga bata. So, pwede natin i-close ito. Ngayon, madadako naman po tayo sa ating Microsoft Word. So, bago nyo ilapat ang template na meron kayo or nabigay sa inyo, baguhin niyo po muna yung layout. So, ang ating layout, pagpalagay natin is A4, and then, or short, kung saan kayo mas comfortable yung size. Pero for now, A4 po yung gagamitin ko. And naka-landscape na po siya. For the margin, pwedeng as is, or pwedeng yung gawing narrow. So, ngayon, after natin ma-change yung layout, huwag natin kalimutan ang mag-save. So, itong unang-una natin gagawin kasi napaka-critical ang pag-save. Dapat lagi natin na-save yung ating file, mapa-Word or Excel man to. Kasi, mahirap na pag malayo na ang iyong narating sa document at biglang nawala ng kuryente, biglang na-corrupt yung file, biglang mong na-close. So, mas masakit yun kasi nagawa na sana natin ahead of time pero nakaligtaan natin. Para mamaya, kung mag-modify na lang tayo dahil nabigyan na natin ng pangalan at na-save na natin ng ating document, eh pwede na natin i-control S na lang to mamaya. So, ready na po ba natin? Ready na po ba tayo? So, kung meron naman kayong available template dyan, insert na lang po natin ang ating picture. So, picture ko siya, actually, hindi pa ako ganun kabihasa sa PowerPoint, pero in-explore ko lang po yung Photoshop. Yan. Hindi pa ako ganun kabihasa sa Photoshop, pero in-explore ko po siya.
kung ito po ay kala nyo, ano lang yan, pero shapes lang po yan at fonts. Ayan. At logo lang po, combination of pictures, pinaghalo-halo ko lang po yan. Kasi para lang sa ganun, ma-equip din natin ang ating sarili through pag-explore. Ayan. So, na-insert na natin ang ating image. Sa Microsoft Word, every time na mag-insert ka ng image, hindi siya agad na move. So, kung titingnan niyo po, ayan, asensya na po naingay sa labas. So, hindi ko ma-move yung image. So, ang gagawin po natin is pupunta po tayo sa wrap text and sa loob ng arrange group. So, ito po yung arrange group sa ating ribbon. At makikita po natin ang wrap text. So, pwede natin baguhin square para ma-move natin siya. Or pwede rin natin gawin behind text. Basta lang po ma-move natin siya. Ayan. Kung enough na po yung placement, ayan. Mag-i-insert naman po tayo ng text box. So, para saan po yung text box? Ito pong text box, under the text gallery, dito po natin mamaya ilalagay yung pangalan. So, dapat prepared na po yan bago pa po natin gawin yung sa pangalan. Ayan. So, kung makikita natin, pag in-insert po natin ang text box, meron na siyang background at meron siyang data. So, ang gagawin natin, buburayin natin yung content nung. Pero kasi hindi naman maganda kung may grid siya at kung may background pa siyang white. So, mas maganda, gawin natin transparent ito at gawin natin with no border. So, para magawa yon, pupunta po tayo sa contextual tab. So, ang contextual tab, mag-a-appear lang siya if you select the image or icon or shape that you inserted. What I mean is, pag kinlik ko itong template na to, since image siya, may mag-a-appear na contextual tab. Contextual tab. So, ito yung mag-a-appear. Pwedeng format siya, depende kung ano yung sinelect natin. So, like, isa-select natin itong sa text box. So, iba naman, drawing tab naman, drawing tool naman ang kanyang format. So, para mabago natin yung border at saka yung background ng ating text box, pupunta tayo ngayon sa shape styles group or gallery. Ito po yung gallery ng shape styles. I-click natin yung shape fill. So, gagawin natin siyang no fill. Ayan. And then, babaguhin natin yung outline. So, pupunta tayo sa shape outline na gagawin natin no outline. So, ayan. So, ready na ang ating text toolbar. Para mas mapadali ang pag-insert ng ating image, pwede na, ating text rather, pwede na nating ma-change yung font size. Kung halimbawa gusto nyo is script bold, then medyo malaki ang font. Pwede naman. Right? Yan. So, para mamaya, let's say may pangalan, ganyan ang itsura ng text. So, ready na ang ating text box. Ready na rin ang ating font style. So, ngayon, kunin na natin yung listahan na pin-repair natin sa Microsoft Excel na gagamitin natin for mail merging. So, to do that, we need to click mailings. We need to go to mailings tab. So, sa mailings tab, need natin i-click yung start mail merge. Then, we will treat this as a normal Word document. After that, we need to select the recipient. So, meron ba tayong view list, existing list, or choose from Outlook contacts? So, gagamitin natin yung pangalawang option, which is use an existing list. So, saan ka ba sinave yun? Pupunta tayo sa desktop. At i-click natin yung list of awardees. Then, click open.
makikita natin yung sheet number, sheet 1. Ayan. Click lang natin yung okay. And then, after natin ma-incorporate yung listahan, kailangan natin i-click yung text toolbar. Para sa ganun, diretso na dito, mapupunta yung pangalan ng mga bata. Pag kinlik na natin yung insert merge field. Yun. So, dapat pagkatapos nating ma-select yung listahan, i-click natin ang text toolbar or text box rather, bago tayo mag-click na insert merge field. So, itong awardees na to, makikita natin to as the label sa loob ng ating Microsoft Excel. So, i-click lang natin ng insert. At pag may nakita na kayong text doon, yung ano man yung font na gusto natin, na ginawa natin kanina, click mo na yung close. So, mangyayari, ganyan ang itsura ng ating ng font or certificate or names ng students sa certificate. Ngayon, para makita natin kung na-apply ba ng tama ang mga pangalan ng bata, click natin yung preview result. So, makikita na nandun na si Angela P. Reyes. Tatandaan na lima yung pangalan na hinanda natin. So, dapat pag kinlik ko tong arrow na to, lalabas yung pangalan ng pangalawa. So, Angelica P. Reyes, Maria Ann T. De La Cruz, Francis Marcos, Daryl T. Aquino, at Michelle Ann G. Salvador. Ngayon naman, so dahil tama naman at nalapat naman ang tama yung mga pangalan, at ito na ang final na itsura ng ating certificate, ang gagawin natin is tatapusin na natin yung merging, finish and merge. Ang gagawin natin, i-click natin to at pipili tayo. So, gusto mo ba pang i-edit muna ang mga individual na certificate or diretso print or send sa email. So, I recommend the edit individual document para ma-save mo pa sa inyong desktop. Just in case na may mali pala dun sa pangalan nila, may mababalikan ka pa. Ayan. So, kung gusto mong makita ulit yung lima, so, click all or specify mo yung number of pages, page 1 to 5. Or kung gusto mo lang yung kay Michelle Ann Salvador lang ang may edit mo, click current record. So, click na lang natin lahat. At makikita mo na lahat sila may certificates na. So, hindi tayo natagalan sa paggawa. Ang nakapag-save ng time natin is yung tamang list ng pangalan ng bata through Microsoft Excel na may prepare na rin tayong template through Photoshop or kahit PowerPoint, pero tayong gumawa ng template. Basta isave lang natin siya as JPEG at magagamit na natin yun na template for certificate. So yan, hindi na tayo nahirapan, hindi na tayo napagpawisan, hindi na tayo inabot ng oras para lang matapos yung limang certificate na to. So, I hope na magamit nito sa mga recognition rights, no? Dahil online na rin naman na ngayon. So, pwede mo na i-save yan online. Yan. So, pwede i-save mo. Save sa desktop mo. And then, label mo siya properly. Let's say, certificate. One. Kung gusto mo naman na emis, kailangan namin i-save pa isa-isa kasi dapat siyang maging PDF file. Wala pong problema doon. So, kunyari, isa-isahin natin ang pag-save. Ginawa namin to sa aming paralan kasi kailangan namin may separate file for each students. Inuulit ko po, hindi po sila Polinian students. So, wala po hinihalawag na data privacy. Yan. So, para lang po malinaw sa lahat. Let's say, for example, paisa-isa, kasi kailangan may separate na PDF file. Kung sa ginawa ko po kanina na yung lima sila, mangyayari po dun is isang PDF file lang po yun. Para lang po maging paisa-isa, yun nga lang, matrabaho siya. Pero if needed lang naman po, if need lang na ganun, ganito po ang gagawin. So kung individually kailangan silang ma-edit at ma-save, click nilang yung current record, and then lalabas po siya as letter 2. Since need mo siyang i-save as PDF,
diretso PDF na lang agad. So, click natin desktop. Tapos, ito ay certificate ni Angelica Reyes. So, yeah, certificate underscore A Reyes. Then, send mo, save mo na siya as PDF. So, pag pumunta ka sa desktop mo, makikita mo na ito na yung PDF file ni Reyes. Medyo naglo-load lang siya. Ayan, naka-PDF file na siya. Pwede mo na sa kanya isend yan kung award siya. So, next naman, ganun din ang gagawin mo. Close mo na lang ito. Punta ka na kay Maria Ann T. De La Cruz. So, finish, edit individual document, current record. Para sa ngayon lang po nakapasok or baka nalilito ba't kanina pa lahatan. So, ito pong binabahagi ko naman ngayon is what if yung certificates need mo siyang isave sa PDF individually. Yeah. So, the current record and then same lang din sila ng file location ni A. Reyes. So, desktop. Ayan, desktop. Then, hindi ko pala siya na-save ng mabuti kanina. Ayan, so, pili lang tayo desktop and then let's say pangalan niya is Maria De La Cruz. So, certificate. Click lang natin yung kay A. Reyes. I-modify na lang natin na M. De La Cruz. Ayan, then gawin natin PDF. Ayan. So, pag chinek mo yung desktop mo, ayan na silang dalaw. So, pwede mo na silang isend sa kanita nilang mga email or kung saan man pwede siyang ma-upload. Ayan. Okay. So, yun po yung una nating tips and tricks sa Microsoft Word, which is mail merging. May isa pa po akong naisip kasi may oras pa naman po, no? So, after mail merging, may mga bagay po akong helpful hacks para sa ating group. So, zoom in ko na lang. Let's say gumagawa ka ng paragraph na itong paragraph na may limang sentences. Ganyan. Kunyari, ang title nito is All About Video. Video. Kapaligin natin ganun. Okay. Let's say, ang dami mo lang na-type. Ganyan. At na-format mo na yung unang paragraph. Format natin to. Let's say, ang font niya will be Arial Nova. Ayan. So, makikita na ibang-iba yung pagkakatay. Iba-ibang kaya natin obvious naman. Kaya natin Cambria. Cambria. Ayan. Cambria. So, makikita natin na ibang-iba si Calibri kay Cambria. So, paano natin ma-apply kung si Cambria ay na-apply lang sa first part ng ating paragraph o sa first paragraph natin? Eh, may natitira pa tayong anim na paragraph dito na naka-calibri. So, wag po kayong mag-alala. Ang gagawin niya, say, kunyari, ito lang yung edit niyo nung umpisa, ha? At pagluhin natin ang kulay. Kunyari, ang kulay niya is blue. Ayan. Ito naman, bold siya. Gusto niyo, itong format na to ay ma-apply din doon sa pito. So, ang gagawin natin, gamitin natin ang Format Painter. Si Format Painter ay matatagpuan sa upper left corner ng ating Microsoft Word. Save ko muna para hindi masayang ang ating ginagawang activity. Lagi natin tatandaan na mag-save tayo ng file. Kahit anumang title niya, ang mahalaga mabigyan natin siya ng pangalan. Okay. So, kung let's say, for example, gumagawa ng documents or gumagawa kayo ng documents about video. Ngayon, nangyari,
na-modify mo lang or na-format mo lang yung first paragraph. So, nakalimutan mo, ay, hindi ko pala na-format yung succeeding sixth paragraph. So, hindi mo na kailangan burahin isa-isa pa or ano, i-click-click pa dito sa taas kung ano yung font, kung anong kulay. I-highlight mo lang yung ilan sa mga text na meron tayo sa first paragraph na formatted na. Ibig sabihin, ready na yung format niya. Nagawa mo na siya kanina. Yun nga lang, hindi mo siya na-apply pa sa iba. So, highlight mo lang kahit isang letter or isang word sa isang paragraph at gamitin natin yung format painter. Ang format painter natin, again, matatagpuan sa upper left corner. Pag kinlik po natin yan, yan. May kita mo na parang may paintbrush. So, yung cursor ko na parang arrow or cursor ko na arrow, pag binaba ko siya dito, magiging brush siya. Ibig sabihin, kinopy natin yung format ng video through Format Painter na i-apply natin ngayon sa mga paragraphs na natitira pa. So, brush off natin yan. Brush off hanggang sa huli. Makikita mo na hindi mo na kailangang isa-isahin ang pag-format kasi mabilis mo nang na-format ang lahat through Format Painter. Ayan. So, yun na isa sa mga sharing ko po sa formatting na hopefully magamit nyo po when you modify or create your modules or kung ano man po yung mga documents na pinapagawa sa atin. Kasi this would save our time and hindi natin kailangan ulit-ulitin yung pag-format. Yung babalik ka pa dito sa font para lang mahanap yung font. Copy mo na lang through Format Painter. So ulit, paano ko na-copy yung format nito? Highlight lang yung already formatted na file or na word. Then click Format Painter and then brush off na. Yan. So yun ang Format Painter. Next naman is eyedropper. So let's say for example, insert tayo ng image dito. Kanyari itong banner ko na lang. So let's say for example, nag-insert ka ng shape. Kaso yung kulay ng shape na to ay wala dun sa shape, fill. Kahit i-click mo yung more, parang nagduling ka kung ano yung dapat na shape. So, pwede natin gamitin yung sa PowerPoint pala to, sorry. So, sa PowerPoint, meron tayong eyedropper. Wala pala dito sa ating Microsoft Word. So, mamaya sa PowerPoint, isi-share ko po yun sa inyo. Yung eyedropper, wherein makakopy mo yung kulay ng mga images na meron online. So, pwede mo i-apply yun sa mga text mo. Another one for Microsoft Word is yung pag-change ng character. Let's say for example, kakamadali mo, na-type mo na lang ay naka-all caps pala. So let's say, my goal as a Polinian is, sorry, nangyari naka-all caps. So my goal as a Polinian Ma'am? Yes po. Ma'am, paki-zoom out pa ma'am para medyo lumaki. Thank you. Yan, thank you Sir Tabian. So let's say for example, nag-type ka na, my goal as a Polinian is this. To proclaim. So, nandun ka na sa word ng proclaim. Napansin mo, hala, nag-type pala ako ng all caps. Galit na galit ka ba? So, hindi naman. So, nagmamadali ka lang sa pagta-type. So, buti nilang ganyan pa lang ang inabot mong number of words. Paano na lang kung marami na dyan. So, anong naiisip natin yung unang gawin? So, ang una natin naiisip ay burahin lahat to at magsimula muli. Kung titingnan natin sa pagbubura muli at pag-type ulit, ilang segundo na yung nasayang natin. So, paano tayo magbabago ng casing ng words or ng text sa Microsoft Word na hindi na natin kailangan na magsayang ng ilang segundo? So, ang gagawin lang natin is i-highlight mo yung mga sangkot na text na dapat mong baguhin. And then, i-click lang ang, type ko lang dito. I-click ang shift
at F3. Ayan. So, try natin. So, highlight natin. Then, shift F3. Mapapansin na sa unang pag-shift F3, lumiit silang lahat. Pero, ang mangyayari is lahat sila lowercase. Ikailangan natin na iba dyan na naka-uppercase. So, ulitin natin ulit ang shift F3. Ayan. So, may mga tama na. Yun nga lang dahil nakapulit yan. So, pwede natin itong i-shift F3. At, ayan. So, kung marami yung mga documents or text na ang na-type mo, so, try mo lang itong shift F3. Ayan. Shift F3 para mabago yung casing ng inyong text. So, this could be kung naka-uppercase ka, kung naka-uppercase, pwede niyang gawing lowercase. And vice versa. So, yun po yung kagandahan ng shift F3 na very useful po sa atin kasi maliban sa mga shortcut keys, itong shortcut keys na to, useful yan. Lalo na kung natataranta na tayo at nagmamadali na tayo sa mga ginagawa natin. So, no need to erase all the documents or the text. Just highlight the words na dapat lakihan or liitan. And then, click in your keyboard, or press in your keyboard, shift, then F3. Magkasabay sila. Shift F3. Shift F3. Ganon. Hindi yung matagal yung i-hold si shift bago yung F3. So, shift F3 lang. So, yun yung mga tips and tricks na masishare ko for Microsoft Word for the meantime. Yun muna. And then, hopefully, magamit ito mamaya sa ating activities, lalong-lalo na yung paggawa ng certificate. I hope na magawa niyo po yun. Kung medyo nalilito po kayo, pwede naman pong balik-balikan later yung live natin right after, habang nananghalian, para po mamayang hapon, pag gagawin na natin yung activity, madali na lang po ninyong matapos. So, that is for Microsoft Word. Now, let's jump to Microsoft Excel. Okay. Sa Microsoft Excel, ito yung ginagamit natin for our tawag nito, students or class record. Class record natin siya. So, hindi ako bubuo ng class record kasi baka hindi kayanin ng time. Meron pa tayong dalawang applications na i-introduce. Pero kung kaya naman, since 10:20 lang naman, Sir Tabian, until what time po ang ating AM session? Sir Davidson? Hanggang ano po, ma'am? Hanggang 11 a.m. lang po tayo. We have to 11 a.m. Ayun, so... High school po eh. Okay, so no worries po. So, since it's already 10:20, ang masishare ko na lang siguro is Excel. Then yung natirang dalawang application, mabilis lang naman. So, pwede na natin isingit later this afternoon. Madali lang naman. Pwede na sa afternoon session po, ma'am. By 1:15 a.m. po, ma'am. Okay, thank you. Alright. So, insert tayo na. Minsan, okay, pag-enrollment, thank you. Okay, so minsan pag-enrollment, so di ba doon natin una nagkukuha yung mga files ng bata. Inuulit ko, itong mga information na binibigay ko ay gawa-gawa ko lang po at wala po tayong nalalabag na data privacy. Mga invento lang po yan, maging ang birth date nila. Okay, so ngayon, pag-enrollment kasi, depende yun sa school nyo kung paano ba yung pagkakatype ng information sa Microsoft Excel. Minsan, nakahiwalay si first name at last name, may ilan naman na magkasama sila. So, anong gagawin natin kung ang kailangan natin ay magkasama sila sa iisang cell, pero yung natanggap mong information ay magkahiwalay sila? Diba nangyayari naman po ito sa mga class list natin na ano bang ginagawa natin resolution dito? Ang ginagawa natin, nagka-copy and pasting tayo. So, kunyari, kailangan natin isama si Reyes Angelica dito. Ang ginagawa natin, kinakopy natin si Reyes, and tapos nalagyan na lang natin ng comma. Si Angelica D, kinakopy natin. Ito yung makaluma nating gawin.
na akala natin ay solusyon na para mas mapadali ang ating buhay sa Excel. Pero may mas mapapadaling version pa po nun. Gagamit tayo ng formula. Hala, formula? Naku, mahirap po. Hindi naman po. Madali lang naman po ito. Simple mga symbols lang po yung gagamitin natin. Huwag tayong ma-overwhelm. Okay. I'll try na dahan-dahanin po para sa inyong mga bahay, matry niyo rin po ito. So, pwede po kayo mag-isip ng mga students nyo na in the past or in the previous school year na pwede nyo yung gawin sa exercise na to. So, yan. Let's see. Kailangan natin ng student's name. Na tab. Ibig sabihin sa student's name, ito yung complete na sila. Magkasama na si last name and first name. So, ang gagawin natin, gagamitin natin ng concatenate. Ang concatenate is to link together. Ibig sabihin, since nasa magkahiwalay sila ang cell, gagamit tayo ng symbols na magjo-join at mag-iisa sila sa iisang cell. So, since all formula naman po ay nagsisimula sa equal sign. And then, we will be using the cell reference of our data or cell address ng data natin. So, ang first data natin is in cell C6, which is yung last name ni Reyes. Click natin ito, then gagamitin natin yung ampersand. Ito yung parang end sign kung tawagin natin. Then after that, i-link natin. So, ito yung symbol na nag-link sa names na nasa magkahiwalay na cell. Ngayon, hindi naman natin silang pwedeng pagsamahin na walang comma na naghihiwalay sa kanila. Since yun yung talaga normal na meron tayong format. So, ang gagawin natin, ilalagay natin sa loob ng comma yung ating, or loob ng double quote ang ating comma. So, double quote, then comma, double quote. Bakit kailangan natin ilagay sa loob ng double quote ang comma? Kasi baka matreat siya as formula or hindi maunawaan ni Excel na nais lang natin siyang i-treat as a text na mag-a-appear doon sa ating cell E. Kasi baka kung comma lang yan, magkaroon tayo ng error. So, comma na lang natin. Pin-close natin. So, lahat ng mga text, space, or let's say gusto mo nakalagay space lang, or may space. Ayan. So, dapat nasa loob siya ng double. Then, after that, gagamit ko tayo ng concatenate sign para mas mapili yung pangalawa natin i-link. Then, press enter. So, dagdagan natin to kasi wala siyang space. So, una ang ginawa ko, bakit ako nag-inim? So, una po ang ginawa ko, I click equal sign, or press equal sign, then, pinili yung concatenate sign, sorry, pinili yung cell address, and then concatenate sign. Concatenate sign ang tawag ko sa kanya para mas maintindihan ko na ito yung concatenate, ililink niya together. Then, after that, so after ng cell address, i-add natin yung ampersand or concatenate sign kung tawagin ko. Then, meron tayong double quote to input comma and then space. Then, another double quote to close it. And then, ampersand or concatenate sign para doon sa susunod na data. Kasi kung uunahin natin yung concatenate sign or yung data, so, hindi na maano na i-link together yun. So, mas magandang i-click muna natin yung sa i-encode muna natin yung sign na to para malaman na ni Excel na ay kailangan ko silang i-link magkasama. So, ayan. When you press enter, ayan na. Ang kompletong pangalan ni Reyes Angelica D. at ni Santos Felicity Ann H. Okay. So, after that, since meron tayong 10 students, kailangan ba nating isa-isahin ang paggawa ng formula? Pwede naman po kung ganun kayo kasipag, pero paano naman po kung 40 ang inyong mga students? So, si Excel kasi, tinutulungan niya tayo maging efficient and effective. So, efficient na kukonsume natin yung tamang time natin
ng in a smart way. So hindi na tayo magsasayang ng isa o dalawang oras para lang matapos yung ganitong klaseng formula. So ang gagawin natin, i-click mo yung first data or yung unang information na nalagyan mo na ng concatenate formula. Okay. Ang gagawin natin, click mo lang yung data na yon, then on the lower right ng ating cell, makikita nyo yung fill handle. Ano itsura ng fill handle? Ito yung parang small na square. Ito. Lalakyan ko pa para lalo nyo pong makita. Ayan. So hanggang dyan na lang ang kaya niya. Ito po yung fill handle. Nakikita nyo po yan, yung small square na yan. Pag kinlik nyo po yan, when you point your cursor away, makikita nyo na naka-plus sign siya na puti. Pero pag nilagay nyo siya sa tapat ng fill handle na yon, nagbabago siya into thin black. So, ang mangyayari, para makopy natin yung formula, drag down na lang natin until the last student. Ayan. So, nakikita na na-apply na lahat ng tama ang pangalan nila ng mga 10 estudyante meron ka sa listahan. So, hindi ka na inabot ng isang oras para lang tapusin ang ilang segundo lang kailangan mo para lang matapos mo yung 10 students. So, marami pa tayong magagawa kung lahat ng bagay na to is mabilisan lang natin matatapos. Ayan. So, ngayon, since meron pang existing formula ng concatenate dito, pag kinopya mo yan ng ganyan, let's say, kinopya mo yung lahat, ilipat mo sa susunod na sheet, pag binis mo, nag-miss pa ba't yung comma lang yung nakuha? So, kasi naka-formula pa siya. Active pa siya as concatenate formula. Ang gagawin mo, buburahin mo yung formula. Paano mo naman buburahin yung formula? Hindi nabura naman yung data. Ang gagawin po natin, ipipaste special po natin siya doon kung saan siya galing. So, since ito, dito siya galing, so, highlight lang natin, then ika-copy natin, or we were going to copy, and then mag-right click tayo on that same location, and click natin yung values. So, pag-check nyo, wala na yung formula. So, check natin yung formula tab, or formula bar, wala na din yung formula. Nabura na natin. Since na-achieve naman na natin yung gusto natin ma-achieve, pwede natin i-disregard na yung formula through copying the data and then pasting it on the same location nung saan natin nakuha yung data. So, after that... Ma'am, pwede pa sumbatan, ma'am? Ayan, sorry. Ma'am Tina? Yes po, Eden. Okay na po ba? Yung laki ma'am Tina? Niya. Yes, sir. Okay. Ayan, sorry. Ayan. So, ulitin ko po yung ginawa ko para lang po dun sa ilan. So, undo ko po yan. Okay. So, zoom muna natin bago ko ulitin yung ginawa ko kanina. Sir, okay na po ba yung pagkakalaki? Pa-notify na lang po kung medyo maliit pa. Ayan. So, okay na ayan. Medyo maliit. Malaki na po. Okay na po? Okay na. Okay. Thank you, sir. At ma-apply yung formula hanggang dun sa pang-10 student. Ngayon naman, ang gagawin natin is, kailangan na natin mabura tong formula na to na hindi nabubura yung information na meron tayo. So, paano yun? Highlight mo lang lahat ng information na meron ka. And then, Control-C or click copy or right-click copy. Kung saan po kayo mas komportable? Kung sa shortcut key or sa right click. Then, after niyo po itong makopy, pwede tayong mag-right click, then paste special. Or shortcut key is Alt, press Alt and ES and then V for values. Or pasting the values only. And then, after niyo magawa yun,
makikita nyo na sa formula bar na wala na yung formula. So, kung kakailanganin nyo siyang i-copy sa ibang sheets, so, wala na tayong problema. Kasi, nakuha lang natin yung values, hindi yung formula. Yeah. So, ito yon kung paano if yung na-receive natin is separate first name and last name. Ngayon naman, Ma'am Tina, okay naman po yan kasi po yung nare-receive po naming information, magkasama naman po. Tapos kailangan namin hiwalayin. Mahirap po talagang paano po namin mapaghihiwalay? So, gagawin natin, natin ang label, last name, and then, drag ko lang to para magawa natin first name. So, ulitin ko po, no, na yung una natin ginawa is magkahiwalay yung information ng last name and first name na naibigay sa atin. Pero yung format ng class record natin is kailangan magkasama sila sa iisang file or sa iisang cell. So, ito naman pong pangalawang part is kung saan magkasama nating natanggap yung first name and last name sa iisang column or sa iisang cell, yun nga lang, kailangan natin siyang i-separate ng last name and first name. Paano ba yun? So, hindi yung kailangan natin i-move to. Okay. Ang gagawin natin, kung kanina gumamit tayo ng concatenate to join, we are going to use delimiter to separate. So, to do that, highlight the data. Zoom ulit. Zoom natin ulit para kita natin. Ayan. So, ito po yung information ng students. And then, highlight natin yung data. Pagka-highlight natin ng data, punta tayo sa data tab ng Microsoft Excel. Pagkapunta po natin sa data, punta po tayo sa data tool gallery. Dito sa data tool gallery, makikita po natin yung text to column, flash fill, remove, so on and so forth. Kailangan lang natin yung text to column. Click natin text to column and then tatanungin tayo ng mga information. So, will we use delimited ba? Which is characters such as comma or tab separates each tab or fixed width. So, ang pipiliin natin si delimited kasi dun sa information na meron tayo, yung name ng mga student is separated with comma and space. So, click lang natin yung next. Then after that, i-unclick natin yung tab since yung ating information is separated with a comma and space. So nakikita niyo nung kinlik ko yung comma, dito sa data preview, makikita natin kung paano yung separation nila. So since kailangan lang naman natin ma-separate si first name kay last name, we are going to click only the comma delimiter. So, marami tayong delimiters na pwedeng i-click. Pero lagi natin tatandaan na i-check muna natin yung free view kung yun ba talaga yung gusto natin ma-achieve. Kung hindi man, i-unselect mo yung ilang sa mga delimiters na hindi mo kailangan. And double-check mo ulit yung data preview. Since ito na yung gusto kong maging output, i-click lang natin yung next and then finish. So, makikita mo na kanina, magkasama si Reyes, Angelica D. Ngayon naman ay nakaseparate na sila. So, change na lang natin ito to last name. And then, highlight po natin to for first name. And change natin yung first name. Ayos lang natin ang ating data. So, yan na kailangan. So, yun. So, ganun po from magkasama. Bigla natin hiniwalay into column, we utilize text to column. Ayan po. So, yun po yung mga sharing ko for Microsoft Word and Excel. Since meron pa naman po tayong ilang minutes bago po ang 11 a.m, maaari ko pa pong ma-share sa inyo yung PowerPoint. So, marami pa po dito sa Microsoft Excel, by the way, na pwede nating mapag-aralan like formula. Siguro since
formula po yun at medyo mabigat po yun. Sa susunod na sessions na lang kung may pagkakataon. Ayan. May mga katanungan po ba kayo for Microsoft Word and Excel bago po ako mag-proceed sa PowerPoint and bago nating ma-end ang AM session po natin? Paki-type na lang po sa comments below dun sa ating YouTube kung alin po yung mga katanungan po nila. So, check ko na lang. Pag-check po muna tayo ng comments, Sir Tabian. So, ayun. Sorry po kung hindi ko po agad na palalakihan yung presentation ko. So, thank you lang kay Sir Tabian at nanonotify niya ako na need lang na kaya. Okay. Okay. So, may mga katanungan po ba ang ating mga kaguruan? Siguro, ma'am, ano na lang. After po, ma'am, nung ano niyo, ma'am. Nung ito, ma'am. Siguro, kahit mga around, ano po, ma'am. 10:50, ma'am. Para 10:50 to 11, ma'am, mag-cater po tayo ng questions po, ma'am. Then by 11, broadcast na po natin yung morning session po. Alright, sige po. So, for that, we will proceed to PowerPoint. So, kanina na-mention ko sa inyo na may mga times na babilisan ba yung pinapagawa ng presentation. Minsan, hindi natin inaakala, may papresent pala ako ngayon. Biglaan kasi. So, siguro sa laki ng tiwala ng ating mga coordinator at mga namamahalan ng ating paaralan, so, alam nila yung ating potential na kaya natin magsagawa ng ganito ng mabilisan lang. So, minsan, ang worry natin hindi yung content eh. Ang worry natin is yung PowerPoint, kung paano na siya maging maganda, eh, saglit lang naman yung limit or limited yung time na binigay sa atin. So, isi-share ko sa inyo kung, let's say for example, ngayon lang binigay sa akin yung content for my VEX VR code. So, let's say for example, kailangan kong mag-provide ng overview. Ito po yung robotics ko since I'm also teaching VEX robotics. So, ito yung ginagamit naming platform. Let's say, for example, naatasan akong mag-share ng information about VEX. Kaso nga lang, limited lang yung time. Okay. So, syempre, go pa rin tayo dyan. So, ang gagawin natin, magbibigay tayo ng title. Say, VEX overview of VEX ER code, since yun yung ating platform na bibigyan ng overview. Ngayon, plain text lang yun eh. So, click natin ang design and design idea kung may makukuha tayong design. Ayan. Ang ginawa ko lang, nag-type lang ako ng title, pero ang dami nang na-provide na sample or na design si Microsoft PowerPoint. So, pipiliin ko lang yung design na akma doon para sa aking lesson. So, ito yung pipiliin ko. Pwede mo pang ma-modify yung font mo kung sa tingin mo gusto mo siyang mas maliwanag, mas kita. So, let's say gamitin natin yung Bebas kasi malaki siya. Ayan. So, kunyari ganyan, then lakihan na lang natin. Control, Shift, greater than sa ating keyboard. So, payak lang. Overview of VEX VR code. Ngayon, yung data natin, yung information natin online. I mean, nandoon sa ating online resources, which is itong website ng VEX VR code. So, yun yung sinabi sa atin. Kunin mo na lang dyan yung resources. Okay. So, kailangan natin ipakita yung overview. Ngayon, pwede naman natin tayo print screen, di ba? Since gagamitin naman talaga natin to at ito naman yung ating platform. So, para ma-incorporate natin to sa ating PowerPoint, kailangan natin i-insert siya as a, pwede natin siyang in-screenshot. Yan. So, punta tayo sa screenshot and then screen clipping. So, let's say, ang gusto mo lang na ipakita is yung upper part, hindi yung buong content. Kasi kung buong content, ang gagawin natin dyan, di ba, nagpe-print screen tayo sa keyboard, pagkatapos ng print screen, paste mo lang,
diba? Ganun lang tayo mag-change. Kung lahat naman gagamitin natin, tapos minimal cropping na lang tayo. Ganyan. Tapos minimal changes na lang. So let's say, for example, ito na yon. So yan. So ito yung overview. At makikita, dahil inactivate natin yung design idea, maglalabas siya ng sample, layout, or design idea. So, ganyan, medyo nag-darken. Ayan, medyo sa gitna may darken. So, kung ganyan lang naman ang gusto nyo, ganyan lang kapayak, at naiintindihan naman, since overview siya, wala tayong problema doon. So, paano kung may certain part lang nung webpage na to na dapat mong bigyan ng pansin? Let's say, for example, itong information na to. Itong part ng help lang na to yung gusto mong ipakita. So, pag pin-ring screen mo kasi to, yes, pwede. Tapos, ipi-twist mo, ika-crop mo pa. So, tinatan yung haba ah. Mahaba, tatansya-tansyahin mo pa. Kung hanggang saan lang. So, medyo matagal din kung titingnan. Tapos, adjust-adjust mo. Titingnan mo kung hanggang saan lang talaga. So, ilang minuto ako inabot? Ilang segundo ako inabot? Bago lang matapos ito. Ayun. So, ang gagawin natin, gagawin natin ito since image lang ang kailangan natin. So, ang gagawin natin is click insert tab and under screenshot, may arrow down doon, meron tayong tinatawag na screen clipping. So, ang screen clipping ay ito yan. Mangyayari sa ating screen is para tayo may transparent paper. Tapos, merong cursor lang tayo nakikita. So, itong cursor na to, ito yung tutulong sa atin na i-crop lang yung certain information na meron sa atin sa screen. So, let's say, for example, you're going to get the information online. So, pwede kang mag-screen clipping, tapos i- crop po lang yung certain area. O, diba, mas mabilis. Hindi ka na natagalan sa pagka-crop, pag-adjust. Kasi, dun pa lang, nung pagka-screen clipping mo pa lang, mapipili mo na agad yung certain topic na kailangan mong i-crop. Pero, huwag natin kakalimutan na pag ginawa natin to para sa ating presentation, ay tatandaan natin at the end of the slide, bigyan din natin ng, i-cite din natin yung source. Yeah, mas mahilaga po yun. Mahirap na po. Okay? Yeah. So, pili tayo. Then, let's say for example, ayan. So, hindi naman din simple lang siya. Ayan. So, ang mahalaga naman sa presentation eh, yung content. So, yung enough lang na maintindihan nila yung topic mo. Aanhin mo yung presentation na sobrang makulay kung hindi naman maintindihan nung audience mo yung gusto mong patungkulan at masyadong maraming content or labo-labo yung text sa ating slide. So, okay naman ng simple kasi like given nga ng time na limited lang yung time na binigay sa'yo. So, hindi naman na siguro masama na ganito yung kasimple. Ang mahalaga ay kaaya-aya pa rin at naiintindihan. So, kung gusto pa natin baguhin, pwede pa naman. So, dagdagan natin. Let's say, dahil tinutukoy natin yung drive, when started na icon or command. So, balik ulit tayo sa screen clipping. Then, babalik ulit tayo. So, bakit po diretsyong napupunta doon? Bakit parang hindi ka na napupunta doon sa ibang slides mo. Kasi kung napansin niyo po ako kanina, bago ko po ginawa sa PowerPoint po, minake sure ko po na yung susunod na active na window is yung aking source, which is itong VexVR code na. So dahil yung susunod kong source, next active application ko next to my PowerPoint. So, pag nag-screen clipping po ako, siya unang madedetect. Ayan. So, yun po. Kaya po ganyan. So, dapat i-select po muna yung, let's say, site na gusto nyo. Ganyan. Tapos, balik kayo sa PowerPoint.
Tapos pag nag-screen clip po kayo, may kita nyo na yun. So, kaya po, napadpa dito. Tapos, pwede nyo screen clip yan. Ganyan. Tapos, pili na lang tayo ng design. Yun. So, pwede rin naman yung mga na-suggest or nabigay na design idea sa atin. Let's say, ganyan. Kung wala namang ding nabigay na design idea, yung ating PowerPoint. So, huwag naman tayong basta. Siguro, we can utilize the other formatting tools. Let's say, lagyan mo to ng shadow. Ayan, dagdagan mo ng text. So, mag-insert text box ka. So, let's say, start command. Magmay natin yung block to. Start command to. So, baguhin mo na lang yung font. Baguhin mo kung ano yung gusto mo font. Kanyari ganyan. Lakihan mo. Para maintindihan. Adjust natin ang font. Ayan. So, simple lang naman. Ayan. Maiintindihan na yan. Then, check mo ulit si design ideas. Kung may naiisip pa siyang layout for you. Then, nung nagdagdag ako ng text, nakaisip siya ng ganyang layout. So, it's up to you kung mamodify mo na lang siya or stick to this na lang. So, yun yung kagandahan. Kung nagmamadali ka, gagamitin mo lang yung screen clipping to get the information online and utilize design ideas. Kasi, minsan, madalian lang naman din yung ma-generate kung ano yung possible layout na akma din sa topic mo. So, ngayon naman, may isa pa po. Let's say, for example, yung information na kailangan nyo na picture is... Ma'am? Yes, po? Ma'am, malapit na kasi mag 10:50. Siguro... Mamaya na lang siguro. Sila, pero let's entertain some questions na po. Sige, later na lang po yun. Until 11 a.m. po kasi meron po kaming prior activity or gawain po sa school po kasi para po sa aming kasama. Yes. Kaya siguro po ma'am, ialisin ko na po yung screen po ninyo. I-continue na lang po kayo. Later na lang po. Opo. Yan. Thank you po. Then let's entertain some questions po. Yes, sure. Sige po. Okay, wait po. Half tight sa taas. Sa pinakababa, sa pinakamataas muna. Ayan, sorry. Ito po raw, ma'am, from Sir Jesse Recheta Atienza. Ma'am, nabubura po ang mga files kung halimbawang magpalit ng Office 365 from what I am using now? Hindi po. It since in-upgrade lang naman po siya. And it doesn't mean, let's say, you're using 2010 and may files kayo na naka-2010. So, i-upgrade lang naman po yung version. So, when you open that one, mabubuksan pa rin naman po siya for the latest version. Mas maganda na po kasi na mag-upgrade tayo for the latest version since baka po, if super late na po nung Microsoft Office nyo, baka hindi na siya kayayanin ng latest. So, kunyari kung 1995 pa yan or so, baka hindi na po. Yung mga ganong kaluma na siguro, baka hindi na kayanin. Pero kung mga 2010, 13, 16, pag nag-download po kayo ng Office 2019 or Office 365 niyo po, yung license po na yun, hindi po mabubura yung files. Ma-upload lang po yung system. Ayun, sa mga mag-install po ng 365, nagpa-plano po. At check po yung specs po muna ng laptop po ninyo kung kaya po. Kasi baka mamaya po mababa yung RAM, hindi po kayayanin po. Tapos marami na pa kayong mga previous application o software na naka-install na po. Baka hindi po kaya po ng RAM po ninyo. Especially po dun talaga sa mga ano pa, ng mga nasa Atom Core pa po. Mas mababa yung RAM. Paki-check po muna natin yung version po. Huwag po tayong install ng install. Kasi may mga requirement po yan bago po kayo makapag-install po. Opo. Actually, share ko lang po. One of our teacher, she's using Mac. Maybe medyo older version na po ng Mac. So, na-require siyang to upgrade yung OS niya. So, minsan kasi si Microsoft, kailangan din yan yung latest OS natin. For Windows naman, wala naman problem kasi majority naman kaya naka-Windows 10 naman na yun. Or kung naka-XP pa naman, wala rin naman problema dun. Yun nga lang, yung memory nyo kasi baka sobrang puno na po.
i-consider niya rin po yun. Saka kung naka Windows 7 naman kayo, okay lang naman sana. Pero ang problem po sa Windows 7, wala na pong updates po doon. Wala na pong updates na po doon si Microsoft po. From Windows 8 to latest version na po ng OS na po. So si Ma'am Abila po, our master teacher to, the unchanging password na po. So thank you po Ma'am Abila. Thank you po. Si Ma'am Tina. Okay, again, paalala lang po ah. Sa Office 365 po, ano lang po kayo, office.com lang po ang puntahan niyo po para ma-open niyo po yung inyong Microsoft Office 365 po. Hindi po sa Google po. Gmail po kasi yung iba po nag-a-access kanina. Medyo nalilit na po siguro sa mga dami ng accounts po. Okay. Ito po, siguro ako po sasagot po nito. Ma'am, di ko po ma-install yung binigay sa akin na DepEdM T65 kasi po ayaw po ng password na binigay sa akin. Binigyan na rin po ako ng bagong password. Ayaw pa rin po. Ano pong dapat gawin? Makipag-communicate po kayo sa inyong ICT coordinator. Then, yung ICT coordinator po ninyo, siya po ang makikipag-communicate naman sa ating district coordinator po. Kagaya po, sa District 1 po, ako po ang district IT officer po. So kung may mga ganyan din po, pwede pong ipa-direct po yun sa district IT officer po. Tapos ipapasa po yun sa coordinator po namin na naka-assign po para sa Microsoft Office po. Na isasabit po sa central. Kasi sa central office po yun kung kailangan pong ipa-reset or new password po. Hihanap pa tayo mga sandali po. Sandali lang po. Okay. Ito po ma'am, pwede po daw paki-flash muli yung formula. Di ko po na-copy. Ma'am Lilian Tarampi, masasave naman po ito after ng broadcast po. Pwede na lang pong paki-check na lang po sa replay po ma'am. Kasi we're in hurry na po eh. Ito po ma'am, pakisabot na po ito ma'am, ano? Ma'am Tina. Good morning po. Ask lang, what if 2013 ang MS Office ko is product activation failed? Pwede po pa rin bagang i-install lang yung Office 365? Yung product activation failed. ang ginagawa ko dyan ma'am, uninstall niyo po ma'am yung inyong Microsoft Office 2013 po ma'am. Uninstall niyo po yan, tapos install niyo po yung Office 365. Kagaya po ng mga ginawa ko noong nakaraan sa mga kasama po natin na nagpa-install po, ma'am. So, hindi naman po mawala yung files. Wag, ang mahirap lang po kapag dalawa po yung naka-install po sa inyo na MS po. Malilito po yung system po niyo sa laptop po. Question. From Sir Aga, Perfecto Abuda. May difference po ba accessibility ng screen reader ng isang gadget pagdating sa offline at online? Ma'am. Okay, yes po. Actually po, particularly, di ba kanina, may mga nabanggit po akong applications online like Word, Excel, PowerPoint. Pag ginamit nyo po yan sa online, hindi naman po full pack na kung ano yung version sa desktop, meron din siya. So, may ilan doon na wala. Lalo na po, pag gamit nyo po is Apple. So, kunyari, naka-iPad kayo. So, yung isang device ko po kasi naka-iPad. So, maganda lang po siya doon kung minimal information lang po yung gagawin niya. Pero kung may iba pa po kayong formatting, kailangan niyo na po talagang i-gawin yon sa desktop version. So, yun lang po yung downside no, sa mobile or live. So, kung titingnan niyo po, let's say for example, sa ang tawag po kasi namin sa Word, Excel na naka-online is the live document. So, kung meron kayong ginagawang document online through browser, let's say may font doon, so minodify niyo muna or ginawa niyo po muna siya sa desktop with a particular font. Then, pag dinownload or in-upload niyo po siya sa OneDrive, for example, then na-view niyo po siya doon, so lalabas siya sa panibagong window, magtataka kayo bakit hindi yun yung font na nandoon. Pero when you click na open to an application sa desktop, normal lang din po yung makikita nyo. So, yun lang po yung pagkakain mga differences po ng pag online and offline. Pero hindi ibig sabihin yun na nawawala na yung formatting na. So, siguro dahil nga may iba, locally lang yung font or hindi na detect ng online web browser
yung font na ginamit natin. So kung ano lang yung kayang i-project ng web browser, yun lang yung mapaproject niyang font style. But that doesn't mean na nagbago na yun. So wag po tayo mag-worry doon. Yun, sir. Ayaw pinasagot ko si sir. Okay. So, Sir Aga Abuda. Tapos, ano po ba? Tayo. Ito po, ma'am. Simula kay ma'am, ano po. To work on Office 365, dapat po naka-online po talaga. Nakakayak yung signal data. No, ma'am. Pag-install lang po kayo, ma'am. Offline, ma'am. Kung gusto nyo ma-save online yung gawa nyo, ma'am, dun nyo lang po i-connect sa internet po, ma'am. But okay, once it is installed in your device, laptop, cellphone, or tablets, okay na pong gawa po yan. Lang offline po. And to add din po, yes, subscription-based po si Office 365. And may mga updates po na online version nyo na online version kailangan. So, di ba, sabi ko kanina, kailangan lagi kang online para ma-enjoy mo yung mga new features kung may bigla ang may idadagdag. Ngayon po, sa sitwasyon natin ngayon, na limited tayo sa internet, merong mahinang connectivity. Kung may ginagawa lang naman po kayong document, so yun nga po, i-install niyo po yung Office and then magkakaroon na po kayo ng version ng Office 365 sa inyong desktop. Makakapag-work pa rin po kayo nun. Ang mangyayari lang po is, pag nag-save kayo, directly lang po sa desktop. Ngayon, kung available na po yung internet nyo at gusto nyo rin po siyang ma-share sa OneDrive nyo or sa cloud, dun lang po kayong mag-connect sa internet. So, kung kung wala naman po tayong problema sa internet, okay lang naman din kung gamitin nyo po lagi yung cloud or yung Office 365 sa browser. Okay, kung ma'am, wala sa aming master teacher one from kindergarten, applicable and free ba sa Apple, Mac? Okay. Yes, so tulad ng sinabi ko po kanina, up to 15 devices po yun. So yung license po natin is good for 5 laptops, 5 desktop, sorry, 5 laptops or desktop, then tablets and smartphones. So parang up to 15. So kung may na-download ka na or na-install mo na rather yung Office sa inyong desktop, pwede mo rin siyang gamitin sa inyong iPad, tablet, cellphone. Sa cellphone naman, ilalogin mo lang naman yung Office 365 account mo. Yeah. Ito po, ma'am. Question from, ano pa yan? Ito, ako na sasagot po nito. Ma'am Rowena, yun po bang tablet na galing kay Era, pwede mo open Office 365? Hindi po, ma'am, kasi Chrome tab po yun eh. Chromebook po yung mamimigal. Puro Google application lang po yun doon. Hindi po. Hindi po yung gagana sa bata po. Ayun kay Era po ba? Sorry na, miss ano ko, pala ko yung pamimigay. Yung kay Era po, opo, pwede pong installan, pero yung 365, I don't know po kung magko-compatible po siya doon or kakayanin. Kasi as you can remember po, mababa lang po yung memory, saka yung RAM po nun. Ma'am, yung galing kay Era po. Pero I suggest po siguro kahit mga 2016 po, kasi yun po yung pinapagana ko lang dati po sa ganun. Pero kung kayo, kung masusubukan nyo po or pwede kong subukan po sa ibang araw po, titignan po natin. Pero I doubt po, ma'am, nakayanin kasi mababa po din eh. Baka magahang lang po yun. Or actually, Sir Davidson, pwede naman nilang ma-access through browser nga lang. Apo, ma'am, browser, yung online na po yun, ma'am. Kagaya po, ma'am Rowena, nung tinuro ko nung nakaraan po, nag-online stream din po ako sa Facebook group po natin nung nakaraang Sabado po ata, yung pinakita ko po yung para sa electronic LESF po natin. Ganun po, ma'am. Kung gagamitin mo lang yung tablet po ninyo. Okay. May nakita po ako isang tanong dito, kung Office 2016 po ba, pwede rin sa Office 365? Opo. I-upgrade lang naman po niya, wala opo naman pong problema. Pero uninstall niyo po yung 2016 yes po niyo. Uninstall niyo po muna yung lumang version po niyo, ha? Ma'am Jessica, paano po mag-uninstall? Ma'am, di ba po ma'am, lagi po ako nagpo-post sa atin sa group po ma'am. Huwag pong mahihiya sa YouTube account, sa YouTube po ma'am. Ang magic word lang po ay how to. Type nyo lang po ma'am sa YouTube. How to uninstall Microsoft Office. Huwag po tayong mahihiyang magtanong po dun ma'am. May mga tanong po ma'am na masasagot po agad ni YouTube po ma'am. Meron pong mga tutorial. So, once again, thank you po ma'am, Tina. Thank you, friend, ha. So, balik po tayo ma'am kayang afternoon po session para po sa Rizal yan po. Kindly click the link
na pinost ko po dun sa group po natin para po dun sa kay Ma'am Amparo po, sa necro service po natin, Ma'am. Huwag pong kakalimutan, you can join po now, Ma'am. Doon po, Ma'am, sa link na pinost ko, Ma'am. Then we will be back at 1:15 PM po, Ma'am. Thank you po. Lunch break po muna kayo. See you later po. Eat well po, everyone. God bless. Pre na, balik tayo mamaya. Yes, thank you.